Gandang umaga sa inyo mga master. Medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-download ng video dahil tinatangkaso ako. Masama ng panahon. So, mayroong hinatid dito sa shop ngayon. Actually, kahapon pa ito hinatid. Ngayon lang namin inayos dahil kagagaling ko lang. So, turbo po ito mga master. So, 220 naman siya. Galing po ito sa ibang bansa. Sa parang parts ng Asia. So, problema daw nito, pag sinaksak na, nag-on and off yung luto nila. So, umabot ng ilang oras bago naluto yung manok. So, ang gagawin natin ngayon, basic din. Una, gamit tayo ng tester. Multi-tester, check natin po resistance. Pag umagalaw ang tester, meaning, ibig sabihin, may resistance siya. So, good yan. So, basta hindi lang shorted yung unit. So, kinalibrate na natin yung tester. So, yan no. Kita nyo, hindi gumagalaw yung ating tester. Na-on ko na yung timer. So, bago natin tingnan dun sa pinakamay na turbo. So, yan o, wala. Hindi gumagalaw. So, meaning, wala talaga siyang resistance. So, ang problema nito, sabi ng customer, on and off yung pagluto nito. So, check natin tong adapter ha, kung baka ito yung defective. So, okay naman. So, baliktarin natin. So yan o, okay din. So ganyan, basic din. Bago natin siya i-check doon sa pinaka main na wiring nito doon sa pinaka turbo, uunahin natin itong plug. So wala talaga o. So kahit tinanggal na natin yung adapter, kinuna natin ang resistance, hindi gumagalaw yung ating tester. Nakauna po yung timer niya. So umabot, nagluto si customer, umabot ng kalahating araw kasi dahil on and off daw yung siga nito, yung apoy. So, may heater po ito mga master, may timer, may fuse. So, dito natin tatanggalin yung tornilyo niya. May blower din po ito. So, tingnan natin aside sa heater, tingnan din natin itong pan blower pan kung stock up siya. Ito po yung heater niya. Kita nyo parang sensitive po talaga dahil nakabalot po siya ng parang salamin. So, tanggalin, hindi naman stock up yung blower pan. So, tatanggalin natin ito para makita natin sa pinakaloob niya. Dahil nandito sa loob yung lahat ng connection. Aside sa adapter, yung fuse niya, yung heater, yung blower, yung timer, nandyan sa loob. So, tatanggalin muna natin itong mga tornilyo. So, tatandaan mga master, kung ano yung pinakaunang tinanggal, yun yung huling ibalik. So yan, tanggalin muna natin ito. Itabi muna natin itong heater dahil napaka-delikado pong mabasag. So mayroon pa siyang mga tornilyo dito. Apat. Tanggalin muna natin to. So hindi natin ma-check yung pinakaloob niya pag hindi natin ito tanggalin. So yan. Parang dalawa pa yung panbid ng ating blower. Mayroon pa sa ilalim mo. Bago pa po daw ito dinala sa Pilipinas pero nagamit na ito sa ibang bansa. Parang sa Asian parts lang, hindi ko nababanggitin. Dahil to 20 o yung kapitbahay nagsabi na parang dito lang sa Asia. So ito po yung contact point niya. So nandyan po yung lahat ng connection kung hindi gumagalaw yung ating tester. Yung mayroon siyang plug, mayroon siyang timer, mayroon siyang fuse. So, tanggalin natin ito. Manako, parang hindi matanggal. Oh, kinakalawang na din. Nagamit na din kasi. So, hindi na matanggal mga master. Kung hindi pong pipilitin mo kasi yan, mabasag yung pinaka parang siroko niya o pan blade. So, tatanggalin na lang muna natin dito yung portion yung mga tornilyo. Iangat na lang natin siya dahil madadala naman itong pan motor. Yan o, yung blower o nadala, diba? So, yung pinaka wiring nito, yung connection, nasa fuse, nasa timer, nasa pan, sa blower pan. So, check natin muna yung basic na basic, i-check muna natin yung plug dahil na-check na natin yung adapter, okay naman. So, next natin gagawin, yung plug, baka may open wire. So, pag wala naman, pag okay naman yung open wire, titingnan natin yung ibang spare nito o yung parts ng
sa loob. So nandito yung yan, oh, yung connection. So ito po yung fuse, kita nyo nakabalot dyan. So may tornilyo pa yung pan motor, mayroon yung blower pan. So tatanggalin muna natin yung connection ha sa timer, yung sa fuse. So medyo hindi naman siya masilan, i-check mga master, dahil timer lang, blower, heater at saka fuse. So para lang din siyang sa yung sa water dispenser na connection o yung sa heater na thermos, dahil pareho silang nagdadala niyan, may heater. Kaso nga lang ito may timer at saka yung blower. So mayroon po siyang fuse ha. So mas maganda kasi yung unit na may fuse kahit safety yan. So unahin natin itong plug mga master, baka may open wire siya. So yun yung basic na basic bago natin i-check dun sa pinakamain na parts ng ating unit. So una, dahil continuity po ito, isang linya lang, titingnan natin kung gumagalaw ang ating tester. Yan, oh. Nakita nyo gumagalaw. Tingnan nyo yung tester. Nasa resistance tayo mga master, ha. Yan, oh. So meaning itong linya na to okay po. So hindi po siya open. So lipat natin sa kabila, check naman natin kung baka ito yung problema, may open wire siya. Titingnan natin, yun ang pinaka basic bago tayo pupunta doon sa pinaka main parts ng ating unit. So yan, oh. So yan, nakita nyo gumagalaw ang ating tester ulit. So meaning buo ang ating plug, wala po siyang open wire. Di ba, nakita nyo? So meaning okay ang ating plug, okay ang ating adapter. So next natin gagawin, i-check natin itong timer, pati po itong fuse. So yan po yung connection ng plug, papunta sa timer ang isa. So okay yung ating plug, hindi po siya open wire. So buo po yan, buo ang ating adapter. Pero kung i-check natin siya mamaya, hindi, kanina hindi gumagalaw. Nakita nyo, ulitin natin, oh. So yan yung connection niya. So okay ang ating plug. So kabila naman. So nakakonect siya sa timer yan, oh. So di ba, oh, gumagalaw ang ating tester. So ito po pala yung mga master ay turbo. Pwedeng gamitin sa manok, sa isda, sa pizza o ano, kasi mayroon naman siyang nakalagay kung anong pwedeng gamitin ito. So okay ang ating plug, buo ang ating adapter. So next natin gagawin, check natin ang timer. So ito po yung timer niya. So naka-on na po siya. So ngayon kukunan natin siya ulit ng resistance. Pag gumagalaw po ang ating tester ulit, so meaning buo pa ang ating timer. So ganun na mga master, resistance lang ang kukunin natin dahil wala naman siyang electronic na parts dito. So minsan yung pag-check natin kung dadiretso kayo sa main parts, so hindi nyo makita na baka nandyan lang pala sa adapter o sa plug yung problema. Check natin na yan, oh. So ayos, okay pa, buo pa ang ating timer. So ang pag-check ng timer nito, pareho lang siya kung paano i-check yung timer ng washing machine. Kukunan lang ng resistance. Kaso yung timer ng washing machine ay on up, on and off, dahil may forward at saka reverse siya. So next natin gagawin ito, yung pinaka main supply din, kung bago papasok yung supply papunta sa mga parts, dadaan muna siya sa fuse. So titingnan natin to, ha. So ito po yung fuse niya mga master, nakabalot. So titingnan natin, ha. I-check din natin siya dahil isang linya lang, parang kung paano nyo i-check yung plug, same lang din siya sa pag-check ng fuse dahil isang linya lang yan. Continuity lang po yan, hindi po siya resistance, dahil isang linya lang yan. So safety po yung unit pag may fuse. So dahil nakakatulong yung fuse pag over yung voltahe. So yan, kita nyo mayroong resistance, ah. Ah, mayroong kalawang kasi. So titingnan natin itong fuse. So dinikit ko sa may parts ng sa gitna, pero doon sa pinakadulo niya, yung parang gina-jumper niya sa papuntang wire,
naglo-lose contact siya, oh. Tingnan nyo, kinakalawang. So ito nga pala yung problema, mga master, titingnan natin mamaya, ha. So yan, oh. Hawakan ko ulit. So mayroon. So pag doon ko sa dulo, so kinunik yung tester diyan sa may parang diyan naka-jumper ng wire, yung dinugtong papuntas diyan sa fuse, kinakalawang, oh, tingnan nyo. So kaya pala yung sabi ng customer, nag-on and off yung pagluluto nila, umabot ng kalahating araw, dahil yan ang dahilan, may corrosion na siya. Pero pag dyan mo sa gitna igamitin yung tester, mayroon po siyang connection. Pero pag dito mo i-connect yung tester, yung isang test probe, hindi siya pumapalo yung tester. Nag-short po siya, nag-open po. So naglo-lose contact po siya. So kaya pala yun ang dahilan kung bakit nag-on and off yung luto nila, dahil minsan nawawala yung supply dyan. Nagkaroon na pala siya ng corrosion. Yan, oh. Kita ba? Hindi na masyado makita. So tanggalin muna natin, ha. So gagawin natin dito, mga master, dahil chinik ko naman sa gitna, mayroon pa siyang, mayroon pang supply. So lilihaan na lang natin ito mamaya. So ipapakita ko na lang muna kung bakit siya nag-on and off yung pagluluto nila, dahil ito ang dahilan. So buo ang timer, buo ang plug, buo ang adapter. So nandito yung problema. So dyan mo idikit, mayroong resistance. Pag bayar dito, itingnan nyo. Yan, oh, wala. Diba? Oh, wala. Naglo-lose contact siya dyan dahil mayroon na siyang kalawang. So tatanggalin na lang natin ito, mga master. Lilinisan natin itong fuse dahil okay pa naman. So ganun lang. Pwede naman natin siyang gamitan ng liha. Lilinisan lang muna natin dahil okay pa naman yung fuse. So pati yung kinunik niyan, yung ito, ayusin na lang natin yan. So unang-una, basic din, lilihaan natin siya. So natanggal ko na yung pinaka-clip niyan. Lilihaan na lang natin to. Dahil dyan sa pinakadulo, yung pinagjumpiran ng connection niya, papunta ng plug, nagaling sa plug. So minsan nag-on and off yung connection niya dahil mayroon siyang corrosion, kalawang. So ngayon nalinis na natin siya ng liha. Titingnan natin, ha. Sa dulo natin i-connect yung isang test probe. So yan, oh. So ganun lang, oh. So nakita na natin kung anong problema, dahil yung fuse pala ay kinakalawang niya. So kung hindi natin siya na-check o natanggal yung pinaka-insulation niya, hindi natin makita na kinakalawang na siya, di ba? So ayos. So ito lang pala ang problema, mga master. Nagkakaroon ng corrosion yung plug dahil siguro ay nabasa po ito, tumatalsik. Natalsikan po ito ng siguro mantika o sa pagluluto, pumasok dyan. Dahil yung sa ibang parts naman, dito sa kabila, wala naman siyang kalawang. So, mayroon talagang mga ganyan, mga master, na kahit buo yung unit, so tingnan natin lahat, yung possible na nagdudulot ng on and off sa pagluluto nila, yun pala may corrosion na. So, binalik na natin, nilagyan natin ulit ng takip. So, yan, ha. So nakakonek na po yan, mga master, nalinisan na natin, nalihan na natin. So ulitin natin. So iikutin natin yung timer. I-check natin sa plug ulit. So yan, no. So okay ba, mga master? So hindi na natin, titingnan natin kung naglo-lose contact pa. So wala na, oh. Ginagalaw-galaw natin yung connection ng fuse. So nandyan yung problema, mga master, kung hindi natin natanggal yung buong cover ng fuse, hindi natin makita na nagkaka-corrosion na pala siya. So masayang kasi yung unit, mga master, ha, pag halimbawa na may yung may-ari naman o yung ibang technician, gaya sa atin mga baguhan. So kailangan step by step yung ating pag-check. So yan, oh. So mayroon din kasing, di ba, gumagalaw. So mayroon din kasing ibang customer, nakita nila na hindi na gumagana, tapon agad. So minsan lang pala nandyan yung problema, lalo na gamit na tumatalsik yung ibang parts ng oil dyan. So kinakalawang. So yun ang pinaka basic, mga master. Unahin natin yung adapter, plug. So kung okay naman, buo naman siya,
So doon tayo sa pinaka main parts ng mga connection niya, yung fuse, yung timer, so at saka yung contact point dyan. So hindi na tayo magpo-proceed sa ibang portion dahil nakita na natin na nandito yung problema niya sa connection ng fuse kinakalawang. So wag niyo nga pala kung kalimutan muna mga master i-subscribe ang aking YouTube channel na Rimlitech para updated kayo pag may bago akong mga video. So yan, ibalik na natin tong connection niya mga master ha, dahil nakita na natin kung saan yung problema niya. So nalinis na natin, pwede na natin tong ibalik mamaya. Dahil kahit naman hindi mo siya isaksak mga master, kung wala ka namang manok o wala ka namang iluluto dyan, makikita mo yan na pag gumagalaw ang ating tester, pag nakakonek siya sa ohms o resistance, so meaning okay na po yan mga master. So ganun lang mag-check, kailangan marunong din o may basic tayong pagbabasa na o pagre-reading ng resistance o paano natin i-check yung mga unit. So kailangan mayroon tayong basic na pag-check gamit ang multi-tester. So ibalik na natin itong unit mga master ha. So check natin ulit mamaya. Ibalik muna natin yung mga tornilyo. So kung ano yung una nyong tinanggal, so yun yung huli nyong ibalik. Para hindi kayo malilito, kailangan pwede din yung nakahilira siya. Para hindi kayo malilito kung ano yung unang tinanggal nyo, so doon yung medyo sa malayo ilalagay. Parang ganun yung basic din na pagtatanggal ng mga takip o tornilyo. So yan, ibalik na natin. So nakita naman natin na nandun lang yung problema niya mga master ha. Dahil kung open yung fuse, pwede nating papalitan yung fuse. Pero nakita naman natin na mayroon lang siyang kunting corrosion, kaya nag-open minsan yung niluluto nila, nag-on and off, umabot ng kalahating araw bago naluto dahil nandun yung problema niya. Sa linya ng fuse, wala namang problema pero mayroon siyang kunting corrosion. Yung timer, wala din problema. So yan, ibalik na natin ha. So iikutin natin ulit yung timer. Tapos i-check natin ulit sa plug. Kanina nakita nyo hindi gumagalaw ang ating tester, diba? Yan o. So diba? So approve, ayos ba mga master? So pag maka-encounter kayo ng mga ganito, yung basic din na pag-check, so medyo magulo yung pag ano natin, maliit lang yung pinaglagyan ko dito eh. So yung basic talaga mga master, bago tayo mag-check doon sa main part, so unahin natin yung plug adapter. So bago tayo magpo-proceed doon sa pinakaloob ng unit. So yan o, di ba? So ayos ba mga master? So basic lang din ito. Next time ulit mga master, maraming salamat.